Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito po sa ating YouTube channel. And shoutout po sa mga laging nanonood ng mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. And congratulations po sa nanalo sa ating paraffle draw kay Luis Melgar Nilo Mendoza for today. So, message me na lang sa ating Facebook page account para ma-claim mo ang inyong GCash reward. At sa mga gusto pong sumali sa ating 50 pesos per 1K views giveaway or raffle draw after 2 days, ibig sabihin nito guys is depende sa views, no? Pag naka 1K views tayo, 50 pesos ipaparapon natin. Pag naka 10,000 views, 500 pesos po. And kung mas malaki, syempre ang views, mas malaki ang ipaparaffle natin. So, para makasali, like this video and comment po kayo sa comment section. Please don't forget na rin na i-like or i-follow yung ating Facebook page account para updated po kayo sa mga post natin. And now, as you can see po dito sa ating screen, so ito ay Trust Wallet. And makikita nyo dyan, meron laman na 2.1 million pesos. So guys, hindi atin to at wala rin nagmamayari nito. So this is from Scammer. So yun lang guys, so nakakalungkot kasi marami na rin tayong videos, no, na ginawa about this mga paalala, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po, no, sa mga tawag dito, mabilisang kitaan, malaking mabilisang kitaan. So ganun po kasi ang nangyayari. So marami tayong mga kapwa Pilipino na laging nadadali nito. Ibig sabihin is sila yung mga inooferan, no, ng mga foreigner ko, no, yung iba foreigner ko, no, pero sa totoo lang nagtatagalog naman. So ibig sabihin, confirm na yung karamihan sa kanila mga Pilipino lang din na nang i-scam po. So ang gagawin is, ayun nga, mag-offer ng investment, tapos papakitaan ng ganitong account na ayan, sa'yo na yan. Pag nag-invest ka, ayan, meron kang 2.1 million pesos, tapos para ma-withdraw mo yan, ang gagawin mo is, you have to pay, no, for tax daw. Yun yung word nila, you have to pay for tax, ayan. Tapos nung may hinala na na-scam kasi napanood ko yung videos nyo, so napanood nyo yung videos ko, pero ang problema, napanood niya late na. So sinabihan ko siya na scammer, tapos binlock ko siya. Tapos may na-chat sa akin, kapatid TW niya, tinatakot ako, ibalik ko daw yung pera, delete ko daw yung wallet. Tapos walang problema, pero galit na galit sa akin kung ano pa sinasabi, binlock ulit. So yun guys, so, ito ha, nakakatawa kasi ang scammer pa yung galit, no? So grabe sila mag mind manipulate o manipulation. So ang ginagawa nila is nag-guilt trip sila kunwari. Ang gagawin is like, ayun nga, papakitaan ka na, ayan, yung pera nasa iyo na. So magbayad ka na lang tax para makuha mo yan. Tapos pagsasabi mo scammer sila, so kunwari magagalit sila, ibalik mo yung pera, ganyan-ganyan, biyari mo yung ginastos ko. So maraming ganun guys, no? At yung iba natatakot. So nakakalungkot yung iba nagbibigay or nagbabayad. So ito guys, no, nakalagay, ayan, dami ko na po nalabas na pera ngayon na pinababayad sa nila ako ng tax, halagang 32,000. Before ko daw pumawithdraw yung account, na bayad daw po sa akin sa kanila. So nakakalungkot na kasi nagsend siya ng pera. So grabe to guys, no, kasi parang biniktima ka talaga sa wala. As in, wala kang laban. Yung wala kang asahan talaga. At least sana yung mga investment, no, nakapag-invest ka, nakapag-withdraw ka pa kahit papaano. Pero ito, wala ka talagang makukuha kahit piso, nising kong kusing. Kasi nga, scammer talaga. As in, lulukuhin ka, no, papakita ka nga ng malaking alaga, tapos yun lang, ayan, katulad yan. So mag-send ka, magbayad ka para ma-withdraw mo yung pera mo. So ikaw naman kasi nakita mo may malaking halaga eh, sa wallet mo, no, open mo yung wallet mo, especially Trust Wallet, no, kadalasan ginagamit. Eh matatempt ka talaga magbayad kasi baka magsasaka, magre-risk ka nga kunwari na baka makuha mo yung pera. Pero ay nga, ang punto natin is scam talaga siya. Okay, so ito, mga ganito hindi mo talaga ma-withdraw to kasi kontrolado nila, hawak nila yung recovery place, tapos parang wallet lang yan. Actually, watch wallet lang to, hindi mo talaga to mawi-withdraw. So ganun po yung mga ginagawa nila, mga discarte nila. And yung ba, ayan nga, may nabibiktima. So may mga nadadali talaga. So ito yung mga conversion nila, please try your best na po. Ayan, Tagalog pa, please contact the manager now to pay the tax po. Please follow what manager tells you, ma'am. Usually, ang ginagamit nila is Telegram. Ayan, so deleted na, oh. Pero ganun sila ka-persistent, no? Grabe. Grabe sila mamilit. As in, bayaran mo, magbayad ka para makuha mong pera. Ganun sila mamilit. So, ikaw naman talaga is pag mahina loob mo, mapapabigay ka talaga.
So ito, na-realize niya na scammer, kasi napanood niya yung mga video sa atin, pero yun nga, na-realize niya, nakapagbayad na siya. So nakakalungkot, no? Hopefully maraming mga kababayan natin makapanood ng videos na to para mapaalalahanan sila. Kasi guys, no, nakakalungkot. Marami talaga nang bibiktima sa mga ganito. Hindi madali ha, maglalabas ka ng ganung pera, 32,000, tapos walang mapapala. So masakit talaga sa puso yan. Ako, experience ko yan. And talagang hindi ka makakatulog ng ilang araw sa kakaisip na sana hindi mo to ginawa, sana ganito ginawa mo. So nasa huli talaga yung pagsisisi. And this is not my duty po. Please contact finance. Tagalog eh, GCash or bank ang pambayad eh. So sabi ko nga, i-report, especially yung GCash, kasi baka ma-recover pa sana. Pero I think hindi na ma-recover yan kasi mga magagaling tong scammer na to eh. So guys, no, ito ay paalala lang. Huwag magpadala sa mga ganitong malaking mabilis na kitaan. Kasi hanggang ngayon guys, no, marami pa rin naluloko talaga. Alright, so if you all ask me, kaya pa ba ma-withdraw yan? Hindi na talaga ma-withdraw yan guys. No? So hindi talaga kasi, so una pa lang, hindi talaga sa'yo yan. Tsaka itong wallet na to, I think dead wallet na to, hindi mo talaga ma-withdraw yung mga laman nito. Alright, so ito lang gusto ko share. Hopefully nagkaroon kayo ng idea. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.